siguro bibihina yung babae sa lifetime niya na hindi magkakaroon ng vaginal discharge, ano, Doc, or any kind of infection down there. Oh, yeah, that's true. It's very common actually. Mm-hmm. At kaming mga doktor, minsan madali naming makilala yan eh. Kahit na nasa sasakyan kami, nagmamaneho. Yung makikita mong mga babae, halimbawa nakapila sa isang lugar, whether sa LRT or MRT, makikita mo kung sino yung parang kinikis-kis niya yung kanyang mga hita. Tapos palipat-lipat siya ng tuntong, kaliwa-kanan, kaliwa-kanan. That means something is itchy sa pagitan. And that is one sign na ang isang babae maaaring mayroong infection. Okay, Doc, simulan natin. Ano ba ang bacterial vaginosis? Anong edad ito? Karaniwang nararanasan ng babae. Well, okay. When we say vaginosis, it's an encompassing term, no? That means may infeksyon. Maaaring ito ay bacterial, pero sa ngayon kasi, bukod sa bacterial, marami pa ang ibang makaka-impact dito. Gaya ng fungi o fungal, maaari ring viral, maaari ring parasite. So, para maunawaan nilang mabuti, Ms. Cheryl, mayroon tayong isang slide na kompleto yung definition dito ng vaginosis, which includes also vaginitis. Pakita po natin ang slide number 1, please. Ayan. So, vaginosis is a type of vaginal inflammation. Ibig sabihin, namamaga po sa loob. May overgrowth ng bacteria na dapat normal flora pero nagkaroon ng secondary infection. Eh, very common ito sa mga edad ng mga 15 hanggang 45. Pero habang nag-iedad ang babae, pwedeng pumasok din ng ibang uri ng infeksyon. Ngayon, very commonly, sa picture number 2, makikita nyo ano ang pinakamadalas na nirereklamo ng isang babae na may infeksyon. Ipinapakita yon sa mga doktor. Ayan, Doc, may discharge eh. Normal po ba ito? Ayan, tingin mo, Ms. Cheryl, yung kulay na yan, ano sa palagay mo? Normal ba yan o hindi? Ibalik natin. Di ba dapat clear na parang sipon? Eh yan, parang buo. That's true. Na cloudy. Oo, oh, namuuna eh, no? Oo. Namuuna siya eh. So that means, sa picture number 3, makikita mo bakit namuuna ito. Ayan, na. Ayan. That means doon sa vaginal area, yung nakikita niyong mga parang hotdog shape na yan, na mamula-mula at kulay pink, can be multiplying. Parang yung kanta ni John Travolta at saka ni ano, Olivia Newton-John, Ms. Cheryl. Alam mo yun? Ano yun? I've got chills! They're multiplying! Ito talaga? Hindi mo alam yun? Sa Greece? Better oo, shape pero... Oo. Oh, sige. Ayan, no? Okay. So yun ang nangyayari. Oh, pero ano po yun? Pero paano malalaman kung ayun nga, yung vaginal discharge, yun na, yung common. Ano yung mga common types of vaginitis, Doc? Ayan, ito na. Maraming klase. At hindi pwede na maggagamot kayo o self-medicate nang kung ano lang ang narinig nyo sa iba, napanood po ninyo sa social media, dahil iba't ibang uri ang maaaring pumasok na mikrobyo doon sa loob ng puwerta. Tingnan po natin doon sa picture number 4. Nakalista ito, so kunin nyo na yung mga notebook ninyo at lapis ninyo. Ito, number 1, very common to, Ms. Cheryl. Candida or yeast infection. Oh, iba naman ang kumanta niyan, si Tom Jones naman. Bakit? Na lang. Bakit? Anong kanta naman ni Tom Jones yan? Yeah, yeah, Candida. Yeah, na. Hindi mo rin alam yun. Sabi ko na meron na, nasa, napapanaman. Bata ka pa kasi eh. Magkakakanta eh, hindi masyado yun do. Bata ka pa kasi. Alam niyo ng mga nakikinig natin, ng mga senior-senior na. O, balik natin yung picture number 4. Candida or yeast infection is very common. Bakit? Dahil may mga babae na matatamis ang kanilang mga dugo. Yung iba may diabetes. So, common ito. Bacteria, maaari namang maging common ito sa mga kababaihan. Halimbawa, yung underwear ay hindi masyadong nalalabhan.
dahil halimbawa walang araw, dryer lang ang nagagamit nila. So hindi napapainitan o nabibilad yung underwear. So bacteria can multiply. Ang Trichomonas is a type of parasite na kukuha to sa pakikipagniig. Ganun din ang chlamydia or gonorrhea, no? Ganun din ang herpes, which is a virus. And ang pinakalas, ito yung matindi, Cheryl, atrophic. Ano yun? Ibig sabihin, wala namang problema, pero dahil nag-iedad na, naminipis na yung balat at natutuyo na, nagkakaroon tuloy ng mga cracks at nagkakasugat-sugat, which leads to vaginitis or infection. Ang dami. Yeast infection, bacterial vaginosis, trichomoniasis vaginitis, chlamydia, herpes, non-infectious vaginitis, and atrophic vaginitis. Ano po? Okay, simulan natin. Kanina medyo nabanggit mo na. Pero ano yung mga sanhi ng bacterial vaginosis? Bakit nagkakaroon ng ganyan ang isang babae? Marami ang dahilan, ha. Ipakita natin yung picture number 5 natin, Ms. Cheryl. Kasi ipinaliliwanag ng doktor sa pasyente ano ang maaaring maapektuhan doon sa loob ng kanyang puwerta. Kapag siya ay, una, gumagamit ng IUD. Ayan, may bisyo siya. Pakikipagniig sa isang kapartner na maaaring may impeksyon. Ayan. Minsan yung so much na pagdudush o yung paggamit ng mga matatapang masyado na sabong panglaba. Baka akala nyo puputi kapag ginamitan po ninyo ng sabong panglaba. No? Yung paggamit ng mga kung ano-anong mga kemikal sa puwerta. Ayan. At ganun din yung mga underwear kapag halimbawang ang ginagamit na panlaba ay sobrang matatapang. Siyempre, naka-irritate doon sa puwerta. In fact, meron ngang controversial, Ms. Cheryl, na sinasabing yung paggamit ng sobrang mga pads, napkins, yes, kung hindi rin lang naman mahalaga, baka mag-cause ng infection dahil may irritation. Kaya meron akong mga tita-tita, when they're home, Doc, sabi niya, well, na kwento, naalala ko tumatak sa akin yun eh. Di ba, kadalasan naka-duster. Mahilig tayo sa duster eh. Tapos, they don't wear underwear. Para daw nakakahinga. Or very very particular nga doon sa material ng underwear. Ay, oo. Isa rin yun. Cotton lang is the best. Eh, kasi nauso yung mga lace-lace, di ba? Miss Cheryl, kasi sexier daw, no? At saka yung T-back. Minsan gamit ng material. At saka yung naka-T-back. Yung kakapiranggot lang. Na, yung kakapiranggot na lamang, nagiging tulay pa tuloy yun. Doon tuloy, tumutulay yung mikrobyo, papasok sa loob. Kaya yung mga lola natin, di ba, ang suot nila dati, patadyong lang. Alam mo yung patadyong? Yes, yung wrap parang, around lang. Mas maganda rin. Yung maganda, masarap din na sinusuot yung mga sa mga, yung mga karsonsilyo ng mga lalaki o yung kanilang mga boxer shorts. Yeah, maluluwag eh. Oo, yun. Medyo Para ina-air out din naman talaga, which is important. Kasi maraming mararamdaman ha, ang isang babae kapag nagkaroon siya ng vaginosis or vaginitis. Ha. Ano ang mga symptoms? Ipakita na natin muna yung picture number 6, ipakita natin, Ms. Cheryl, kasi makikita nila dyan, ay, ito pala. Ay, teka. Ito yung causes. Yung dahilan ng aking mga ginamit. Okay. So, sa picture number 7, ito na, makikita na nila. Mangangati na sila. Ayan, tingnan natin na. Mga symptoms. Una, may vaginal discharge. Magsisimula yan, parang whitish, magiging grayish, magiging yellowish, tapos magiging greenish. Yan. Palala na ng palalayon. Oo. Oo. Yung kulay, palalayon, ha? Oo. Pakapal din yon. Tapos yung amoy din. Yung amoy, nagiging malansa na akala mo parang isda na pinaghugasan. Tapos ang kate, hanggang kaloob-looban. Nagsimula yung kate sa buka na lamang, and then later on, hanggang kaloob-looban na hindi na siya mapapakali. Tapos pag umihi siya, mahapdi na siya talaga. Yan ang sintomas na babantayan po nila. Para maunawaan nila kung paano malilinisan ang mga puwerta na nagkakaroon ng vaginal discharge. Dahil hygiene is the first part of healing. Kailangan yung paglilinis muna. Hindi puro lamang umaasa sa tableta.
kailangan ma-realize nyo ano yung maaaring uri ng infection natin. So meron tayong picture dito, yung picture number 12 and 13, which will classify para maunawaan ninyo ano nga ba ang itsura ng mikrobyo sa aking katawan. Tingnan natin ang picture number 12. Ayan, yan sa picture number 12, yung sa kaliwa, candidiasis, yan yung fungal infection. Kita nyo, parang kesong puti. Sa bandang kanan, yung bacterial vaginosis, nakita nyo may bula-bula. Yan, yes. Both are discharges. Ang parang medyo nakakakilabot pa, yes. Panoorin ano. Sa picture number 13, iba namang uri ng mikrobyo ang nasa loob ng puwerta. Tingnan din natin ito. Yung sa kaliwa, trichomoniasis is a type of parasite. Yan naman ay nakukuha nga sa kapartner natin. At yung sa kanan, yung atrophic vaginitis, ito yung nangyayari sa mga babae na huminto na yung kanilang menstruation at maaaring nagkakaroon na ng dryness sa loob. So itong dryness na ito, as well as ang discharges na ito, ay maaari naman nating linisin as part of our hygiene. And instead of using strong soaps or instead of using yung mga commercially available na mga vaginal washes, sa mga pag-aaral ng doktor, ito yung nakita namin na safe at maaaring epektibo for different kinds of discharges. Nasa picture number 14, tingnan natin to. Aba, akala nyo lason ang agua oxigenada, mm-hmm, o hydrogen peroxide? Mm-hmm. Hindi pala. Ito ay hindi lamang pumapatay ng mga sugat sa balat natin, pati na rin sa mga mikrobyo sa puwerta. Paano ginagamit ito? Ayan, nasa talaga. Picture number 15. Oo. Simple lang. Oo, sa picture number 15, aba, dalawa, tatlong kutsara lang ng agua oxigenada. Ilalagay mo halimbawa sa isang maliit na tasa, uh-huh, ng may tubig, no? Lagyan tapos ng tubig. Kumuha ka lang ng cotton. Wag puro, oo, wag sa puro. Tubig. Oo, dagdagan ng oo, tubig, hindi Doc. Puro, tubig. Doc, paano? Tapos, kumuha ka lang ng cotton. Sorry, Doc, ha. Paano? 1:1? Oh, sige. Tatlong kutsara din tubig o mas madaming tubig? Para sa akin, mas maraming tubig, kalahating tasa ng tubig, tatlong kutsara ng agua oxigenada. Para hindi naman ikaw mabigla, akalain mo mahapdi. No, hindi. Ang gagawin mo, kukuha ka lang ng cotton swab. Kung ibabalik natin yung picture na yon, ayun ngayon ang ipapahid mo hanggang sa loob. Sa loob lamang, hindi naman hanggang cervix, no? I-apply mo to umaga at gabi. Bago umalis ng bahay, hanggang pagdating ng bahay, and then you rinse with water. So, nakita niya na isa swab mo yung solution around the vagina, doon sa pisngi, hanggang sa gilid ng vagina, yung maabot ng iyong daliri. And then you clean it with water. Anong kagandahan niyan? Balawan. Yung patay, mamamatay ang bakterya. Eh paano kung hindi naman bakterya? Paano kung iba yung naiisip natin? Uh-huh. Sa picture number 16, may iba naman na pwede nating gamitin. Uh-huh. Ayan, sa picture number 16, yung bacterial vaginosis, dahil naman sa mga fungi, gaya ng candida, pwede rin tulungan ng, eto na, apple cider. Ayun. Nasa picture number 17. O, hindi lang pala iniinom itong apple cider. Kasi sasabihin ko, nagpapabango pa. Tuwing umaga, yan din ang tinitake ko. Magtitake ka ng isang shot ng... Iniinom? Oo. Pero ito pwede pala. Iniinom, pwede rin pang hugas. Oo. So, 1:2 ito ha. 1:2. So, 1:2. Dalawang kutsara o tatlong kutsara sa katumbas na 6 na kutsara ng warm water o distilled water. Ganun din, kukuha ka rin ng cotton and then you swab it sa paligid, sa puwerta, sa pisngi hanggang loob. Mm-hmm. Yan naman ay napakaganda sa mga fungal infection, yung kati-kati dahil sa yeast infection. Ang galing, Yun, may sin. Anong gagawin natin, Ms. Cheryl? Para wag kayong nagkakaroon ng yeast infection. Meron tayong dapat i-avoid. Ayan. O, picture number 18. Ayan, tingnan dapat natin. Dapat po nating ginagawa ito yung lagi po tayong nagkakakain ng mga matatamis. Makikita natin yan, ano? Sa picture number 18. Ay yung masyadong mahihilig po sa karne. Ayan, iniiwasan din po natin yan. Konti-konti lang.
And syempre yung mahilig tayo sa mga kakanin, mga desserts, kapag may yeast infection, ihinto muna yon. Pero kapag wala naman ang yeast infection, at saka na lang natin ibalik yung paunti-unting pagkain ng mga nakahiligan natin. During the time na may yeast infection tayo, tingnan natin ang picture number 19. Ano naman ang pwede nating kainin? Ito ang magaganda. Iinom tayo ng apple cider vinegar. Kasama ng tubig. Kimchi. Ay, ang ganda pala. Yung mga Koreano pala. Exempted pala sa yeast infection. Ano? Mahilig sila sa kimchi. Broccoli, cauliflower, virgin coconut oil. Ito yung mga pagkain. Flax na pwede po natin. Flax and garlic. That's ayun. Right. And so, yun ang healthy sa atin. Ayan. So, ayan mga kapatid, alam na po natin. Ayan. Pero, Doc, pag medyo, yung kaninang sinabi natin, kung nasa labas pa lang yung kateno sa puwerta, sabi mo nga, yung hydrogen peroxide is okay. And also yung apple cider. Pero pag medyo matagal na, baka, di ba, umakyat na yan sa ating puwerta. Mag-cause they need to see an OB-gynecologist. Mm-hmm. Balikan natin yung ating pictures na mabilis lamang. Ito, picture number 10, Miss Nia, kung pwede ipakita natin. 10 muna tayo and 11. Ayan. 10, alright. Ayan, picture number 10 ha. Kita nyo yung candida nasa kanan. Kunjay yan eh. Puti-puti. Isang uri. Pag pumunta yan sa gilid na pisngi ng puwerta, yung puti-puti, tulduk-tulduk yan, akala mo parang kesong puti. Oo. Wala dapat yan dyan. Yan ang dyan. Candida. Wala yan dapat dyan. Oo. Yan. Oo. Yung susunod dyan, picture number 11. Okay. Iba ang itsura. O, makita mo ha? Parang cream cheese. Parang na siyang likido. O, likido na siya. Milky. Milky. Milky ang dating. At halos umaagos ito. Na talagang minsan nando na sa underwear nung babae. Ito na yung bacterial. Mm-hmm. Ayan. So, ayan ngayon, mga... May do's and don'ts kasi tayo, Miss Cheryl. Okay. Para hindi nila gagawain, gusto ko sana maunawaan nyo sa picture number 20, o last na slide natin ito, may do's and don'ts ha. Mm-hmm. Ayan. Medyo malabo, maliit, pero basahin ko ng mabilis. Pag naguhugas po ng puwerta, kailangan mula harap papunta sa likod, huwag niyong babalik na rin. Hindi po ba? Kadalasan, baliktad yan. Oo. Oo, huwag mula puwet papunta ng puwerta. Mali po yun. Dapat ang hagod mula puwerta papunta ng puwitan. Alright. Ayan. Okay, use next. Running water. Okay. Oo, kapag tayo ay naghuhugas ng puwerta, running water. Bidet o kaya tabo, pero running water. Huwag po kayong mauupo sa planggana, andun kayo maghuhugas dahil pabalik-balik din yung mikrobyo. Mm-hmm. And kung maaari, nabasa ang inyong pantalon o underwear, magpalit na po kagad. Huwag niyong hayaan na matuyuan kayo ng shorts o damit ninyo doon dahil yun ang pagsisimulan ngayon ng mikrobyo. Mm-hmm. Tapos, ayun pa, wear loose-fitting cotton underwear. Kanina napag-usapan natin yan. And always change out of wet clothes immediately. Ayun, yung maging very particular po kayo, lalo na kung nasa bahay naman, doon sa quality or yung kind of material na binibili po natin, sabi nila, pinakamaganda pa rin ay cotton. Cotton. Okay. Ang don't naman, don'ts natin. Don't use perfume products na sobra-sobrang mabango nga, pero irritating naman. Kasi alam nyo, kasing sensitive ng pisngi o loob ng pisngi ng bibig natin, yung pisngi rin ng vaginal area. O, tapos, overwash the vaginal area, ibig sabihin, huwag masyadong mayak-maya na lang. Eh, meron kayong wipes na nai-irritate na talaga yung vaginal area, no? Ayan. Don't wash your underwear with very strong detergent, no? Yung marami kayong ginagamit na sabon masyado. Huwag po tayong magbibisyo kung maaari. Huwag tayong masyadong magtatagal sa hot bath o yung pagbababad ng mainit na tubig sa ating puwerta. At ito controversial, no? Yung douche. May douche kasi na mild, pero may douche din na very strong ang pH niya. Yan ang iwasan din natin, yung very strong
ang pH niya o very alkaline. Kaya ang pinakamahalaga talaga, konsultahin niyo po ang inyong OB-gynecologist. Doc, OB-gyne po ba kayo? O sige, magdi-disclaimer po ako. Hindi po ako OB-gyne, pero marami po kasi akong experience sa mga ganyang problema sa puwerta. Dahil there was a time nung ako ay nagte-training ng aking pag-aaral, ako po ay nag-work sa Clark Air Base, that's a US Air Force base, kung saan marami po ang mga babae doon are workers. And syempre, iba't ibang uri ng infeksyon, discharges ang ikinukonsulta sa atin. Kaya marami na po tayong nakita na mga ganyang uri ng problema.